tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Walang hiya ka, Carla. Walang hiya ka. Ano pang nangyayari sa'yo? At pinagbabasag mo ang mga figurines ko. Talaga po lang pinagtaksilan ako ng kasama ko, Mami. Pinagtaksilan ako ni Carla. Anak? Napakawang lang hiya niya. Ang anak ko pa mismo ang nakakita sa kanyang kalaguyo. Napakawalang hiya ng babaeng yun, Mami. Napakawalang hiya niya. Manloloko. Manloloko nilang magkaba. Anak, eh bakit naman dinadamay mo ang biyanan mo? Isa pang matandang yun. Konsentidor. Inonsente ang gusto ng anak niyang taksil. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Hello. Oh, bala eh. Ikaw pala. Anong kailangan mo? Alam kong galit kayong mag-ina sa akin. Pero pakiusap, isang tabi niyo muna ang galit sa amin ng anak ko. Ang apo natin, bala eh. Ang pagtunan muna natin ng pansin dahil nagplaplanong maglayas. Eh, kung may masamang mangyari sa aking apo, mananagot ka, Balae. Aha. Dahil sa inyong mag-ama ay nasisira ang pamilya ng anak ko. Eh, Balae, naiintindihan kita, pero ang apo muna natin ang bigyan natin ng pansin kasi maglalayas daw siya. Balae. At may lakas ng loob ka pang pumunta dito sa bahay ko pagkatapos ng ginawa ng iyong anak. Balae, isang tabi muna natin ang problema ng mga anak natin. At inuulit ko, sigurli muna ang pagtunan natin ng atensyon ngayon dahil nagre-rebelde yung bata. Umalis na siya ng bahay. At yun ay kasalanan mo. Sisihin mo ang sarili mo, Balae. Huwag kami ng anak ko. Hindi na ninyo kami binigyan ng kahiyan. Nasaan ba si Arturo, Balae? Gusto ko siyang makausap. Wala dito ang anak ko. Ayan nyo kami mag-usap ng binan ko, Mami. At ano pang pag-uusapan ninyo? Eh, niloko ka na't pinagtaksilan ng kanyang anak. Ayan niyo, Mami. Naipamukha ko sa aking biyanan na kung inaayawan niya akong manugang noon, ngayon ay inaayawan ko na rin ang kanyang anak. Ginoo, umalis na kayo bago pang magdilim ang paningin ko. Iho, alam kong mali ang ginawa ng aking anak. Subalit, hiling ko sa iyo na ituon muna natin ang ating atensyon sa anak mo na lumayas. Pagtulungan natin siyang hanapin. Nasa puder ninyo ang anak ko, hindi ho ba? Kaya responsibilidad ninyong hanapin mag-isa. Oo, Arturo. Kasalanan naming mag-ama. Pero ang importante ngayon ay ang anak ninyo. Konsentidor kang ama. Alam mo na palang ginagawa ng anak mo. Kinonsinti mo pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero ang mahalaga ngayon ay ang inyong anak. Kaya halika na at hanapin na natin ang anak mo.
Sky's the limit, girlie. Magpakasaya tayo. Tawanan ang problema. Iwag niya ang problema. Fen, alam mo, may naitatabi akong droga dyan eh. Siya tayo pagkatapos natin dito. Sa disco with the boys. Dapat na with boys. Sige, giling lang natin ang katawan. Magpakasaya tayo. Pagkatapos dito, ay sa heaven tayo pupunta. Ay, ang kaibigan. Nagyayayan sa kalikitan. Tay? Oh, anak. Salamat ang dumating ka. Eh, puntahan mo si Arturo at hanapin niyo siya. Ha? Bakit ho? Saan nagpunta si Girlie? Eh, hindi ko alam eh. Galit na galit siya sa ating dalawa. Inakusahan ako na kinunsinti kong pakikipagrelasyon mo sa iba. Pero itay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Wala kaming relasyon ni Ador. Oo nga't nabuntis niya ako. Pero hanggang doon lamang yun. Minsan lamang akong nagkamali, itay. Hindi na yun naulit pa. Bakit kasi pinuntahan mo pa ang lalaking yun? Eh, nandito na nga si Arturo. Ang bata ang iniisip ko, itay. Kapakanan lamang ng bata ang iniisip ko. Kaya pinuntahan ko si Ador. Pero bakit mo ba siya pinuntahan? Kahit wala siyang perang ibinigay sa'yo, eh, kaya mo namang palakihin na mag-isa ang bata. Material lamang ba ang kailangan ng bago kong baby? Paano ang apelyido ng bata? Paano ang pagmamahal na kailangan ng baby ko? Pumayag na nga ho si Ador na makipaghiwalay ako sa kanya. Ang gusto ko lamang ay magkaroon ng ama ang anak ko. At alam kong iibibigay ni Arturo. Huwag ka nang magpaliwanag sa akin. Kundi doon ka magpaliwanag sa asawa mo. Ang kapal na mukha mo at nagawa mo pang magpakita sa akin. Anong kailangan mo? Arturo, pag-iusap. Mag-usap tayo. Ano pang pag-uusapan natin? Iniwan ka na ba ng lalaki mo? Kaya ka bumabalik sa akin? Napakalandi mo. Hindi ka pa nakontento. Nakipagrelasyon ka pa. At nagpaanak ka. Sige. Makakaalis ka na. Arturo, nagsisisi na ako sa ginawa ko. Mag-usap tayo, Arturo. Hindi ganun kadali yun, Carla. Wala akong kasalanan sa'yo. Kung may mga pagkukulang man ako sa'yo, ay napakaliit na mga bagay lang yun. Kung ikukumpara mo sa pagtataksil mo sa akin. Inaamin ko, nagkasala ko sa'yo, Arturo. Pero maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Nadarang lamang ako kay Ador ng mga sandaling yun. Hindi mo maibigay sa akin. Hindi ko maibigay sa'yo ang pangangailangan mo? Kaya ka nakipagrelasyon sa iba? Ganun ba? Patawari mo na ako. Mahal na mahal kita. Muli tayo magsama. Kasama ang anak mo. At hinding-hindi ko na uulitin pa ang ginawa ko. Pinagsisisihin ko nang nangyari. Natukso lamang ako. Patawarin mo ko. Patawarin mo na ako. Narulungkot ko. Pero kahit lumuha ka pa ng dugo, hinding-hindi kita mapapatawad pa. Arturo! Kaya makakaalis ka na. At ito na ang huli nating pagharap. Dahil ayaw ko nang makita pang muli ang pagmumukha mo. I don't wanna leave you.
just wanna love you through sorrow and pain, and we'll do the same no matter what happens. Anak, nasaan si Girlie? Ewan ko, Mami. Ah, hindi ba't sinabi ng biyanan mo na naglayas ang anak mo? Naroon lamang si Girlie sa mga kaibigan siguro. Eh, alam mo kung ganun ang kinaruroonan ni Girlie. Oho, Mami. Arturo! Arturo, hanapin natin ang anak mo. Hindi pa talaga siya umuwi ng bahay. Hanapin mong mag-isa mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Kung wala kang pakialam sa akin, kahit man lang sa anak natin, bigyan mo ng pansin. Hanapin natin ang anak mo. Kaninang umaga pa siya umalis ng bahay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Ganun ba? Yayain mo ang konsentidor mong ama na maghanap sa anak mo. Oo, hindi na niya ako napatawad pa. Sige, nalulungkot ka. Dahil sa akin nasira ang pamilya mo. Naririyan na yan. Hindi na natin maibabalik pa. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang kapakanan ng mga anak ko. Tanggap ko na ang kapalaran kong ito. Pinagsisihan ko man ang ginawa ko. Eh, hindi na kailangang pagsisihan ng mahalin ka. Pag-iusap. Huwag na ang mga sarili nating damdamin ang mahalaga ngayon, kundi ang mga anak ko. Kasalanan kong lahat. Kung hindi sana ako lumapit sa'yo, hindi na mangyayari ito eh. Dalawa tayong nagkasala. Ang importante ay kapag natin kinikilala ang pagkakamaling yun at nakahandang magbago. Marahil, ito ang guhit ng palad nating dalawa. Paano pa lang yung bata? Sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ang bata? Oo. Baka sakali na mapatawad pa ako ni Arturo kung wala sa akin ang bata. Kung gano'n, tutulungan lamang kitang manap si Gali. At saka na kami lalayo ng manak mo. Pero sana hindi mo ipagdadamot sa akin na makita ang anak ko. Kahit anong oras na gusto mo, pwede mong makita siya at makapiling ang bata. Nag-usap na kami ng asawa ko. Ipinaliwanag kong lahat ang nangyari. At awa ng Diyos na patawad na niya ako. Kaya pagkatapos ng problema mo at mahanap si Girlie, lalayo na kami ng bata. Maraming salamat sa pangunawa mo. Teka. Ano ka lang nangyayari? Bakit may ambulansya? Ha? Oo nga. Kilala ko ang babaeng yun. Oo. Kilala ko ang babaeng yun. Ha? Yun ang nakita kong kasama ng Girlie sa Baguio noon. Pwede natin siyang tanungin kung nasaan ang anak ko ngayon. Halika. Halika kung ganun at tatanungin natin siya. Iha, excuse me. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't ikaw ang kasama ng anak ko minsan sa Baguio? Sino pong anak nyo? Si Girlie. Kayo yung mother ni Girlie? Oo, ako nga. Nakita mo ba siya? Kahapon pa kasi ng umaga siya umalis ng bahay. Naku, tita! Tita, si Girlie po ang naririyan sa loob ng ambulansya! Ano?
Kayo ho ba ang nanay ng pasyente? Opo. Ako nga po ang nanay ng pasyente. Kinalulungkot ko, Mrs. Pero hindi nakayanan ng katawan ng anak ninyo ang pagpasapasahan ng ilang lalaki na gumahasa sa kanya. Hindi. Wala na ang anak mo, Mrs. Hindi. Hindi. Ang anak ko, kalianag! Anak ko, napakabata mo pa para mula sa mundong ito. Sana ako na lamang ang namatay. Hindi, anak! Hindi, anak! Ano nangyari sa'yo, anak ko? Ano nangyari sa anak ko? Hindi! Sinong may gawa nito sa'yo? Sino? Sa tuiiyak. Hindi nababangon ang anak ko. Hindi, anak! Gumisig ka! Tumisig ka, anak! Anong ginagawa ng lalaki niya dito? Ha, Carla? Itay, hayaan na natin siya. Tutal, ama naman siya ng bata. Aba ni girl eh. Nasaan ang lalaki niya nang kailangan siya ng apuko, ha? Nasaan siya? Hindi ba inuna pa niya ang galit sa'yo kaysa hanapin ang anak mo? Sinong may kagagawa nito sa'yo, anak? Sino? Sino? At bakit? Mahahanap mo ba ang lumapastangan sa anak mo at may babalik mo babas sa kanyang-kanyang buhay? Hindi ba't nakiusap ako sa'yo na isang tabi mo muna ang sarili nating damdamin at hanapin ang apo ko? Pero anong ginawa mo, ha? Ano? Mas pinainal mo pa ang sarili mong damdamin kaysa hanapin ang anak mo na mga sandaling iyon eh pinagpapasapasana siya ng mga lalaki. Ha? Anak ko, patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, girlie. Umalis ka na ngayon din sa pamahamay. Umalis ka na. Itay, pag-iusap. Gusto ko lang makapiling ang anak ko kahit ilang oras lang. Para pa paano? Mabubuhay pa ba ang nagpresensya mo dito ng apo ko, ha? May ibabalik mo pa ba ang kanyang buhay? May ibabalik mo pa ba? Minsan lamang nagkamali ang anak ko. Hindi mo napatawad. Pati ang apo ko ay dinamay mo. Eh umalis ka na, Arturo. Hindi ka na namin kailangan dito! Itay, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Lahat ng tao ay nagkakasala, kaya matuto tayong magpatawad para pag may kasalanan tayo, ay patawarin din ang mga kasalanan natin. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar,
Ami Diaz at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Hindi malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligaw.